I really feel like we can obviously get our wins on the international stage. Bagong head coach ng New Zealand, tiwala sa talent at experience ng kanyang mga players para manalo. Makakabawi pa kaya sa kanila ang ating Gilas Pilipinas? At Kai Soto makakalaban ulit ang matigas na big man na nambalibag sa kanya sa Japan P-League. Sa naging pahayag ng bagong head coach na makakatapat ni Coach Tim Cohn sa magiging laban ng ating Gilas Pilipinas kontra sa koponan ng New Zealand Tall Blacks sa November na si Coach Jude Plabel, ay sinabi nga nito na excited na siyang pangunahan ang sinasabi niyang mga talented at experienced players ng New Zealand Tall Blacks sa magiging laban nito sa international. At tiwala itong si Coach Jude na kayang manalo ng New Zealand sa mga international games at target din niyang malampasan pa ang mga achievements na nauna nang nakamit ng New Zealand Tall Blacks sa kasaysayan. Kaabang-abang ang magiging laban ng ating Gilas Pilipinas kontra sa New Zealand na tatlong beses na tayong tinatambakan dahil talagang matindi itong puwersa ng New Zealand, mga kabasketball. Hindi sila ganoon ka, kumbaga wala silang masyadong 7-footer na marami, pero talagang matitigas at mas lamang sila pagdating sa physicality sa atin. Pero sa pagkakataong ito, mga kabasketball, masasabi ko na mas malakas na ngayon ang ating national team, mas matangkad at may mas magandang sistema na ginagamit. Advantage din para sa ating national team na dito gaganapin sa Pilipinas ang magiging laban ng New Zealand at Gilas Pilipinas ngayong November para sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Sa ibang balita, sasalang na ulit sa back-to-back games ang ating pambatong si Kai Soto at ang Koshigaya Alpas kontra sa malakas na koponan ng Ryukyu Golden Kings, kung saan muling makakabanggaan ni Kai Soto yung big man na humagis o nambalibag sa kanya nung una silang magkaharap sa laban ng Hiroshima Dragonflies at Ryukyu Golden Kings na si Jack Cooley na isang 6'10 center na may napakalakas na pangangatawan, kaya nag-a-average siya ng 12 points at 12 rebounds per game para sa Ryukyu Golden Kings. Nandiyan din yung bago nilang player, no? Isang 7'1 naturalized player na si Alex Kirk na nag-a-average ng 6.5 points at 4.5 rebounds. Kasama pa ang 6'9 center na si Kip Aluma na nag-a-average ng 11.5 points at 5.5 rebounds per game. At ang 6'7 na si Victor Lo, nakasama niya or nakalaban niya na ito doon sa NBL Australia, na nag-a-average ngayon ng 15.5 points at 11 rebounds per game. Matindi. Kaabang-abang ang magiging bawi ng ating pambatong si Kai Soto, especially kay Jack Cooley na talagang namisikal sa kanya noon, no? At doon nga sa bagong 7-1 center ng Ryukyu Golden Kings. Hindi kasi katulad dati na hindi pa masyadong nagbubuhat itong ating pambatong si Kai Soto at wala pang tumututok sa kanya diyan sa kanyang training, no? Kasi nandiyan na ngayon si Coach Mel Lanti na nagpapalakas ng kanyang katawan. Hopefully ay maganda yung maipakita ni Kai at ng buong team at maipanalo ng Koshigaya Alpas ang back-to-back games na ito na magaganap ng alas 2 ng hapon dito sa atin sa Pilipinas ngayong Sabado at Linggo. Hanggang dyan, mga kabasketball, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.